400 kaya kaya? Ang gusinan pa ako eh. Binata sir. Alright. Yeah, thank you sir. Bye. Nasa mo sir. Thank you. Ay, sumisukli ko pa. Sumisukli. Sumisukli ako. Mabilis kayo. Hindi, para daw babalik pa. Thank you. Nabisa ko ng mga tag-enok eh. Suki talaga ako ng enok. Ewan ko ba kung bakit. Welcome to Rosales. At hindi ko makakalimutan tong lugar na to, no? Noong last vlog, galing kami kina Alfred, di ba? So inabot kami ng gabi at yung fuel gauge ko is 2 bar na lang. So syempre bago kami pumasok ng T-Flex, magpapakarga muna. E inabot kami doon sa liblib na lugar, banda doon. Wala kaming makitang gas station, kinabahan kami. Sobrang dilim ng paligid at wala nang tao sa daan. Tapos syempre mga big bikes yung dala namin, maingay siya, no? So nakakahiyang mag ikot-ikot doon. Alam na alam ng mga tao may gumagala-gala. Tapos tong gas station na to, sarado na. Dumaan dito eh, hindi kasi madalas yung big bike, so oh, baba 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 baba. Huwag na, masyado na maingay yung motor. Na tayong bumomba, baka maraming magalit. Yang hiya naman ako sa motor mo, linis. Ay, galing ka malayo. Bro, it looks familiar. What? This bag. Just like yours. Paano mo na-discover to? Upload mo. Hindi, ibig sabihin, paano mo na-order? Sa Lazada. Meron sa Lazada yan eh. Ah, hinanap mo tail bag, das lumabas to. Oo. Ah, maganda siya, di ba? Galing nito, may ganto siya, no? Ba't yung sa akin walang ganto? Paano yan? Patingin? Ano yan, bro? Bali, ito yung wire niya. Dito ko yung sasaksak, bro, yung charger ng GoPro. Oo nga eh. Para habang bumiyay, nakaka-charge ako. Saan mo nabili ito? Ba't walang ganito sa akin? Sa online. Shopee Racing. Siyempre. Hindi, Lazada Racing. La Shopee. La Shopee. Bro, pakita natin yung Italjet Dragster. Pina-aircon mo pa? Eh, siyempre. Baka mainitan eh. Pati yung cover niya, Dragster. Gusto ko na, bro? Oo. Wow. 4 bulbs, liquid cooled. Grabe, kitang-kita lahat yung laman loob ah. Oh, dito pipa yung side mirror, ang galing. Parang sports bike pala, no? Galing, ma'am. Ilang cc to, bro? 200 cc. How much? Basta 400. Ba't umabot ng 4? May registration pa. Pero ngayon, bro, tumataas ang bike. Grabe yung ano, parang Ducati rin siya na scooter, no? Ang ganda. Ito yung stock na upuan niya. Grabe naman yung upuan, no? Eh, naka-Brembo pa yung rear brakes, oh. Ang galing ng gulong sa harap. Meron siyang CV joint. Italian. Ba't ganyan? Kakaiba. Meron pa silang stock. Alam ko mahirap yung stock nito eh. Wala. Pre-order.
Ah, okay, pre-order from Italy pa to. Oo. Talaga? Grabe guys, oh. Yung manibela niya, kakaiba yung manibela. Meron siyang rubber, pag ganyan mo dito, nagkakaroon siya ng no, parang pigil siya pag sinagad mo. Meron siyang parang spring ngayon, ganyan, no. Oh, lumilimit dito. Halos same lang din. Yan, oh. Diba? Napaka-perfectionist mo talaga, bro, no? Pati ito napapansin mo, no? Eh, nakita ko to, eh. That... Hindi sabihin yung forma niya. Eh, para saan pa nilagyan ng pangalan to kung hindi... Nakaarap, no? Oh, diba? Yung side mirror niya, parang sa ZH2. Yung side stand niya, ganito rin talaga. Hindi, binili ko na yan. Ah, binili mo na yan? Oo, binili ko sa... Bagay nga siya, no? Yun lang, oh, bro. Tumatama. Dinisign to pang restaurant, eh. Ibig mo sabihin, walang side stand ng Italjet? Wala. Ngayon ko lang nalaman. Mukhang sobrang ano na, tight ng suspension, no? Pina-adjust mo to? Hindi pa. Wala pa ko ginagalaw. Basta. Pero ni-ride mo na, comfortable naman. Comfortable kahit may sakay. Kung baga kung may Vespa ka, ito naman yung futuristic na scooter na meron ka, no? Uy! Ba't ganito yung susi? Ba't ganyan? Paano to? Pipindutin? Uy! Nahiwa ako, bro. Pwede niyo test drive? Oo naman. O, sige, sige. Huwag mo tuturuan, ha? O, sige, sige. Siya susuyan. Ay, ta. Wow, ang cute. So, may oran siyang orasan. Yun lang, trip. Yun lang. Kuha ng trip mo. Medyo matigas nga yung settings ng kanya suspension. Anyway, na-adjust naman siya, no? So, start natin, guys. Siyempre, nakapreno dapat. Tapos, bakit ayaw niya? O, baka dito? Ayun, yun. Naka kill switch. Normal yan, normal. Oh. Tunog KTM, Duke 390 yung idle niya, oh. Gigil yung ano niya, yung RPM, oh. Kasi nga racing mode yan. Oo. Gigil siya, bro. Mabigat nga siya ang ili ko. Mas stable naman yun. Okay. Ang nakaka-enjoy yung gigil niya. Oh, mabigat nga siya ang ili ko, guys. Parang may steering damper. Okay, bye bro. Bye-bye. Baka maiuwi ko. Pagkano bro? Ride tayo naka-scooter, no? Tara. Sige, ayun na. Ah, ngayon na. Oh, sige. Gi. Kamote. Dito. De, pag lumabas tayo ng daan, kamote na tayo nun. Guys, nasa... Always wear helmet ha, paglabas nyo ng kalsada. Talagang kitang-kita guys, oh. Dito yung shock nya eh, no? Siguro kung naka-Acra to, mas maganda, no? Ay, oo. Na-order ko na. Ah, meron siya? Eh, pagbalik mo, kung gusto mo. Balik na lang ako pagka may Acra na. Ah, oh, sige. To, test drive natin ngayon to. Hanggang sa bahay. Alright, Italjet. Wow! Akala ko matigas yung shock niya, sakto lang pala. Ang gaan ng motor pero na-absorb niya yung lubak. Oh, gigil yung RPM. Parang yung mga kargadong Mio na naki-stack pipe. Masyado lang open yung harap dito. Lakas ng preno. At saka yung pagpreno natin, hindi mo ramdam na lumulubog yung shock sa harap. Tingnan niyo yung shock. Oh. Bahagya lang siya lumulubog. Tingnan nyo ulit. Oh, pang race mode nga talaga siya, no? Ang ganda yata ang i-banking-banking nito. Ang ganda. Buhay na buhay yung kulay ng Italjet. Tsaka ang haba pala niya. Di ba may special, sabi ko may surprise ka po. Ah, wow, ano kaya yan? Alam mo naman bro, you are one of the most special person sa atin. May picture pa? Siyempre. Ang gwapo ko naman dito bro. Grabe naman. Sana nag-ahit man lang ako dyan. Bro. Puro picture ko naman yung nandito. Picture na naman. Ano to? Wow! GoPro? Wow, thank you. May mukha na naman. May mukha na naman. Boy set. 11 guys, oh. Bro, bagong model to. Ay, bro, thank you sa ano, GoPro. Alam ko GoPro 11 plus to eh. Ayan oh. 7-11. Ito? Yan yung pare. Ah, ito, legit na to. Legit na to. Dun.
Yon. Kasi bro, baka isipin mo 'yun yung hinagis-hagis natin sa pool. Oo. Ayun, sigurado hindi 'yan. Oo. Ready ka na? Hindi, akin naman 'to. Akin naman 'to. Sige. Bago ha, brand new. Siyempre bibinyagan, bibinyagan. Bro! Oh my god! Muntik na! Muntik na! Okay, thank you bro, thank you, thank you. Guys, bago na tayong GoPro, thank you bro, Alfred. Let's gear up, thank you bro. Salamat, salamat. Ano? 2ZH2. Sa every time na pupunta kami dito, maliko talaga yung sinasabi lagi ni bro Alfred na magandang puntahan. True ako nga siya. Bali, 3 seconds lang, select and up button. Lalabas yan. Ayun. Pag okay na, bomba mo. Dahil mga bata, mukhang ito na yung bundok na pupuntahan namin. Medyo maulap-ulap pa. Pero gusto ko ma-experience yung night ride dun sa nakakatakot na lugar na yun eh. Welcome to Maliko. Alayo pala nito. Sara, galing ka sa taas? Thank you ah. Ingat ka ah. So yan ang spelling ng Maliko. Letter C. Hala, nakakatakot. Buti medyo maliwanag pa. Mapapasabak yung Harley Davidson na motor na kasama namin. Hindi pwede sa kurbahan yun. Toki! Kaya siguro tinawag na Maliko to. Ang daming paliko-liko. Ay, ang ganda. Parang daang kalikasan yung pagpunta. Pero pagdating dito sa Maliko, marami ng puno. Nice! Ang taas na namin. Solid yung mga kurbahan dito. Tsaka medyo delikado pa. Ang daming buhangin sa daan eh. Pag ikaw mag-isot pupunta dito, nakakatakot. Hindi mo alam kung saan lulusot. Ang galing ng aso mag-balance. Ayos oh. Nice. Oh wow. Yan, sinasamantala ko lang yung pagkakataon na to. Dahil maya maya madilim na. Ito yung mga delikado. May tubig-tubig pa. Tsaka putik-putik. Wala pang mga bakod yung mga daan oh. Yung Z1 ko, para lang akong naglalaro pag ginagamit ko yun. Pamani-Manila, ganon. Pabomba-bomba, ganyan. Dito sa ZH2, marami akong napasyalan na malalayo gamit to. At sulit naman, kaya lang talagang magastos siya sa gas. Hindi naman siya nakakapagod gamitin. Mabigat lang talaga siya. Sige tayo, wala kasama natin. Oo nga eh, nahihirapan bumangking yun kasi naka-Harley. Oh, sumasabit. Mababa kasi eh, no? Tumunog ba? Okay lang yan, sumayad. Huwag lang ikaw yung sasayad. Ganawa lang ako, takbong pogi. Okay lang yun. Nakahaboy ka naman, di ba? Halos kayo yung tulang namin. Mga isang oras. Uy, merong parang coffee shop dito, guys. Ang galing, oh. Kapihan, no? Oh. Nice, oh. Lamig dito. Dito pala maganda mag-drone eh oh. Ito bro, coffee shop namin to. Ito yung camp sana ng ginawa nila akong presidente, first camp ng BRAP. Ito naman campo ng army. Para tayong nasa Benguet, yung bonfire pa oh. Paano yung kuryente nila dito? Solar? Sila yung kanina, yung aso nakabalance. Yung aso oh, sa likod oh. Ayun ano? Hindi, yun oh. Galing oh. Ayun oh. Ah, dito pala sila eh. Eh yun oh. Dito pala sila eh. Yun yung nagbabalance, ang galing yun, no? Tutoy! Yun ang pinakamasarap, merienda. Noodles, okay. Noodles, coffee. Ang dilim ng GoPro. Ayan ah. Coffee shop, biscuit, coffee. Nagpaluto kami ng kasi canton with itlog. Napakasimple ng buhay dito. Tsaka ang sarap, dito parang kulang na lang mag-camping. Pulang-pula tayo dito ah. Para tayo narinig niyo ba yung tunog na yun? Napakita ko sa inyo yung stock headlight niya, di ba? Pero syempre, mas maliwanag pag may LED. Bang, di ba? Iyon ang liwanag. Hindi makabanking yung Harley.
Hirap na hirap eh. Pero sobrang dilim, grabe. Grabe, hindi na ako mapagsalita. Sobrang nakakaba dumaan dito pag gantong oras. Napakaganda yung na-experience ko dito. Actually, ito yung first time na nagawa ko, yung magkape-kape sa tabi ng bonfire. At nakakakwentuhan ko si Brother Alfred. Dami kaming plano na pag-usapan. At sa darating na ilang buwan, tutuloy namin yung plano namin. Sana matuloy. Maganda din dito na mag-camping ka, tapos bukas ka na lang ng umaga umalis, tapos mag-ready ka lang ng ganito. Ready mo lang yung sarili mo. Kapag inabot ka naman ng gabi, nadadaan ka dito. Ito. Hindi siya pwedeng takbuhin ng mabilis at kailangan daan-daan lang. Lalo't yung condition ng kalsada kanina is iba sa condition ngayon. Eto na yung kanina. Nakalabas na kami. Nandito na kami sa Kapatagan. Pasyal kayo doon guys, maganda. Kahit doon lang sa kapihan na pinantang. Yay! Andito na kami sa place ni Bro Alfred. Alam na alam kasi yung lugar lang niyang maliwanag dito. Naligaw kasi tayo last time, kaya tayo yatir ni Bro Alfred. Para masiguradong hindi tayo maligaw. Isa ko naman nun, pagka naligaw ka, nag-iisa ka na. Ayun ang mas mahirap. Actually, magpapagas pa ako eh, sa main road niyan. Paglabas ko ng highway. Ah, nandito na. 11 ba yung laman nun? Hindi 7? Ano yung pinatan mo ah? Sure yun? Sure. ZH2. Sinulit. Ayan, mauna si Alfred. Sulit na sulit yung biyahe namin. Nice experience at pinakain pa tayo ni Bro Alfred ng steak, no? Grabe, sobrang bait talaga ng kaibigan natin. Hinatid pa tayo. Ganyan tayo, kamahal ni Bro Alfred. Salamat din nga pala kay Ma'am Ella dahil pagre-regalo ni Bro Alfred sa akin ng GoPro 11, paano? Ang lupit. Binabato-bato lang namin. Buti pala hindi nabagsak yung GoPro. Kung hindi, hindi niya ako re-regalo. Naku! Ano nangyari? Tabi muna natin to! Tabi muna natin! Oh, may aksidente pa guys. Tawag na lang tayo, hindi natin siya pwedeng galawin. Mukhang conscious naman siya. Mukhang nakainom yata siya eh, no? Huwag ka matutulog sir ha. Tabi muna dapat to kasi delikado. Oh, 1, 2, 3. Labang hazard to yan, hinazard ko muna. Ayan na yung ambulansya. Mukhang nakainom eh, no? Nakainom na rin. Oo. Huwag ka muna tatayo. Huwag ka muna tatayo. Ayun na yung rescuer. Ayun, ayun, ayun. Buti na lang mabilis yung rescue. Gaya dito ka, kayo dyan. Yan, yan, yan. Okay, tulak, tulak. Okay, sir. Ingat, ingat. Teka, saan nyo ako yatid? Bakit? Kala ko ba kanto lang? Yatid sa kanto ng gas station. Ha, gas station. Ang bilis ng response dito, guys, ha? Salute sa police and sa ambulance. Ah, ingat tayo sa ganitong panahon, madalas ang daan. Paano kaya naaksidente yun, no? Naka-tricycle naman. Kasi naka-tricycle naman eh. Tapos nasa gitna pa ng daan. Tapos magtataka ka, ba't yung tricycle pa ganun? Meron nakadali doon, nakasagi doon. Hit and run ba? Bro, thank you! Taling ako! Thank you, thank you. Thank you, bro. Alright guys, hanggang dito na lang. I'm going home na. Wait for speed.